Pakinggan nyo naman ito, ha. Ah, sandali, ito, Tom. Tungkol naman sa issue ni Tony Gonzaga. Naiirita na ako dito. Ayoko na mag-comment, pero... Sige na nga. Magandang hapon! Philippine Arvinas! Matapos ang kanyang pag-host sa proclamation rally ng Unity, formal nang umalis bilang main host ng Pinoy Big Brother si Tony Gonzaga. Sa Instagram post niya kahapon, nagpasalamat si Tony kay Big Brother kasabay ng pag-alala sa mga di niya malilimutang sandali sa reality show. Tinapos niya rin ang post sa mga katagang, "This is your angel, now signing off." Dahil din dito, nag-trending si Tony dahil sa mga umulang batikos online. Sagot lang dyan ni Tony, hashtag unbothered. Bagay na hindi ikinatuwa ng ilan niyang kasama sa industriya. Nanguna na riyan ang multi-award director na si Eric Mati. Sa kanyang Facebook post, nire-upload ni Direk Eric ang hashtag unbothered post ni Tony. Sa caption, tanong ng direktor, ano raw ang tila nakakapagpatapang sa mga taong di kumikilala na sila'y nasa panig na nagpahirap at nagpalugmok sa bansa? Hashtag bothered. Ang dating PBB housemate namang si Don Chang na insulto raw sa ginawa ni Tony. Mariin niyang kinundi na ang pagsuporta ni Tony sa mga umano'y may malupit na kasaysayan. Sino naman itong si Don Chang? Kikisali. Don Chang! Hi! Sayan sa bansa at dahilan ng kawalan ng trabaho ng mga kasamahan nila sa industriya. Sumigunda rin ng pagkondena kay Tony ang business unit head ng Pinoy Big Brother na si Raymond Dizon. Aniya, sobrang dagok na ang pagsuporta sa dahilan ng pagkapasaras. Alam mo, ito lang ako, ha. Ito lang ang point ko dito. Honestly, wala naman akong pakialam kunwari kung sino yung suporta ni Tony Gonzaga. Eh bakit? May kalayaan siya sumuporta kung sino gusto niya suporta. Ano ba pakialam niyo? Oh, yun ang totoo. Pero ang problema lang ay ito. Kasi may mga statements siya dati na galit siya sa mga congressman na nagtanggal o pumatay di umano sa ABS-CBN. May mga ganun siyang statement. Yung pumatay sa ABS-CBN. Eh pero ngayon kasama niya. Hindi, di ba? Ano ang tawag ko doon? Hindi, yun lang naman ang problema ko doon. Ha? Hindi, di ba? Yun lang. Okay naman ako. Kunwari, ordinaryong artista siya na gusto niya suportahan si Marcos. Walang problema. Walang problema doon. Pero yung dati ang dami mong sinasabi na para sa ABS-CBN, sana ganito-ganito. Tapos biglang... at sasama ka doon sa grupo na kung saan nandun yung mga kongresistang nagpatanggal ng network mo. Hindi, di ba ho? Dadami ba, share mo? Hindi, ako, again, wala akong problema sa pagpunta ni Tony, ni Tony doon kay Bongbong Marcos. Wala akong problema. Okay yun. Kaya lang, sabihin mo na lang nagkamali ka noon. Nagkamali ka at nagalit ka sa mga sumita sa ABS-CBN noon o nagpatanggal ng franchise. Bawiin nyo na lang, sabi mo na lang, I take my word, kinakain ko na yung sinabi ko noon. ABS-CBN kung saan din nagtatrabaho si Tony. May laban tayo sa kanya, number 43 sa balota, Congressman, but soon to be Senator Rodante Marcoleta! Again, ha? Ako, gusto ko si Marcoleta. Pero natawa lang ako dito sa part na to. Pwede ba? Mantakin mo, dati galit na galit siya dito. Hindi, galit na galit siya sa mga nagpasara ng ABS-CBN. Delsen, marami salamat. Sabi ko sa inyo eh, ang life, parang buhay yan eh. Eh, di ba? Yun lang ang problema ko. Ang life, parang buhay. Delsen, marami salamat. Kaya huwag ka magsasalta ng tapos. Hindi, eto. Banat ba? Ganun ka rin naman. Nagbago ka rin naman. Nag-change your part ka naman kay Isko. Oo nga. At least ako, inamin ko. Nagigit sa ibig ko sabihin. Kaya nga sabi ko, aminin mo na lang, Tony Gonzaga, na dala ng damdamin mo noon. Nagkamali ka sa pagbati ko sa mga congressman na...
na nagsabing hindi dapat mabigyan ng franchise ang ABS-CBN, aminin mo na lang, wala namang problema doon eh, pride lang ang tawag dyan. Aminin mo na lang, mali po pala ako noon. Ngayon, gusto ko na sila. Walang problema kung magbago ka ng puso mo, walang problema, pero aminin mo na lang, huwag ka na magmatigas. Ang tinutukoy ni Don at Raymond ang senatoriable ng Unity na si Congressman Rodante Marcoleta na ipinakilala ni Tony sa proclamation rally. Matatanda ang parang wala siyang sinabi, meron po. I-google niyo po. Nasa Twitter po may mga sinabi po siya. Hindi naman siya in a nice way, in a respectful way naman. Sinabi niya na parang nakikiano siya sa ABS-CBN ganyan ganyan. Eh alam naman natin, 'di ba, na talagang naapektuhan ng mga artista ng ABS-CBN. Kaya nga sa totoo lang, pwede naman ni. Eh. Pwede mo namang sabihin, ay pasensya na po. Sa tingin ko, tama ang ginawa ng mga kongresista noon. So, ganoon, tapos ang usapan. Delsen, maraming salamat. Panalo talaga si Delsen. Marcoleta ang isa sa mga nanguna sa pagpapasara ng ABS-CBN noong 2020. Dituloy na iwasan ng ABS-CBN correspondent na si Mark Logan na i-reshare. Ayan o, oh, oh, ayan o. Oh, sinabi ni, ayan yung sinabi o. Oh, pinost pa ni Mark Logan, ha? Sa lahat ng nasa posisyon ngayon. Ito yung sinabi ni, ano ha, ni Tony Gonzaga. Ganyan kasi boses niya. Sa lahat ng nasa posisyon ngayon. Hindi natin makakalimutan ang ginawa nyo sa mga trabahador ng ABS-CBN, ani ni Tony Gonzaga. Ayan ha, sinabi niya yan ha, sinabi niya. Ay, kakatats. Sabi ni Mark Logan. Ang isang article featuring ang dating pahayag. Sabi niya, unbothered na siya kasi malaki na. Ay, wag ganon. Wag nyo namang husgaan na kumita si ano, si Tony Gonzaga. Para nyo sinabing pera lang ang dahilan kaya niya sinuportahan si Bongbong Marcos. Ginaganon nyo, wag ganon. Wag kayo mapa-judgmental, ha? Mga judgmental kayo, mga ano kayo. Wag ganon, wag ganon. Malay nyo naman, magkano ba yung binayad sa kanya? Hindi naman natin alam, ha? Wag ganun. Tony, laban sa mga nasa posisyong nagpasara umano sa ABS. Ang caption pa ni Mark, tila sarcastic na, ay, kakatouch! Sa gitna ng lahat ng ito, in-unfollow na ni Tony sa Instagram ang lahat ng kanyang kakilalang artista. 23 accounts na lang ang fina-follow ni Tony, kabilang na riyan ang mga account ng kanyang mga kaanak at malalapit na kaibigan. Nagpahayag naman ang suporta sa pag-alis. Ah, okay, tama si Kuya. Pagkakaisa lang ang gusto ni Tony. Tony sa PBB, ang kapatid niyang si Alex Gonzaga at malalapit na kaibigang sina Mariel Rodriguez at Bianca Gonzalez. Kanina, naglabas na rin ang pahayag ang ABS-CBN kaugnay sa pag-alis ni Tony sa PBB. Anila, tinatanggap nila ang resignation ni Tony at nire-respeto nila ang personal choices ng TV host. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Ay nako, palakpaka. Again, ha, hindi ho natin nuhusgahan si Tony Gonzaga. Isa lang naman ang sa tingin kong dapat karagdagan niyang ginawa. Yun lang naman. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Gusto ko nga si Marcolete. Kaya lang, dahil nagsalita ka na nun, dapat medyo ngayon, inamin mo na tama po pala sila sa pag hindi nila pagbigay ng franchise sa ABS-CBN. Ganun. Eh, di tapos na usapan. Wala namang problema eh. Tapos na usapan. Aminin mo lang. Oh, sabi nito, hindi na po niya kailangan ng ABS-CBN kasi malaki nakita niya sa pag-vlog sa YouTube. Ayun na, okay. So para mo sinasabing walang utang na loob. Wag naman ganun. Ikaw ba naman mawala ng trabaho? Oo nga, kaya nga. O di syempre nagalit ka. O, iisipin mo yung isa sa mga dahilan kung bakit nawalan kayo ng trabaho, eh biglang sinamahan mo ngayon. So medyo ano yun. Ninong sa kasal ni Tony si BBM. Oh, Crystal B, maraming salamat. Kaya nga alam mo ito, ah, may payo ako sa mga artista. Oh, may payo ako sa mga artista. Kung hindi niyo rin kaya na tayuan ang prinsipyo niyo, wag na lang ho kayo magsalita.
Hindi, totoo. Ito, payo ko to sa lahat ng artista, lahat ng entertainer. Carlo Cruda, maraming salamat po. Kung medyo hindi ho kayo maprinsipyo sa buhay, sa lahat po ito, hindi lang ko kay Tony Gonzaga, sa lahat po, kung hindi ho kayo maprinsipyo sa buhay, kung hindi ho kayo naninindigan at hindi nyo kayang panindigan ang prinsipyo nyo sa buhay, wag na kayong magsalita patungkol sa politika. Dahil one way or another, in the future, babaluktot kayo. Kasi ang mundo bilog. Pagdating sa politika, sabi nga, there's no permanent friends and permanent enemies. Bilog ang politika, paikot-ikot yan. So, pwedeng yung mga kaaway mo ngayon, pwede mong kalaban, kaibigan in the future. Oh, kung wala kang prinsipyo. Pero kung may prinsipyo ka naman, dapat meron ka ding humility. Kailangan hindi ka rin masyadong mayabang. Na pag nagkamali ka, matuto kang mag-sorry at magsabing pasensya na, nagkamali ako ng panghusga ko noon. Dapat ganon. Ngayon, kung ayaw mo yung dalawa, yung prinsipyo at saka yung pagiging humble, kung ayaw mong pareho yon, shut up ka na lang. Diba? Ganun lang naman ang buhay. Maprinsipyo ka o kaya meron kang humble spirit, okay yun. Pero kung medyo wala ka nung pareho, shut up ka na lang para hindi mo kainin yung sasabihin mo. Oh. Totoo yan. Sinasabi ko sa inyo, ha?